What's up mga kaasa? Welcome back to my channel. At for today's video, may pupunta tayo sa Binyan. So, huwag na natin patagalin. Let's go! So yung mga kaasa, nandito tayo kay Bems Aqua Shop dito sa May South City, Binyan, Laguna. At ayun, no, meron siyang maliit na shop dito na meron siyang salt water at may mga binibenta rin siyang fresh water. So yun yung pinunta ko talaga dito ay yung salt water dahil bihira ako makapunta sa mga keeper na meron nun. So tignan muna natin yung mga paninda niya. No? Marami siya dito, angel fish, meron siyang mga blue tetra dyan. Tapos meron din siya dito yung golden based na flower horn, ganito. Tapos dito halo-halo pa rin, may mga glow tetra, may mga danios, angel fish yun, kagaya ng mga binibenta natin ngayon, no? Dahil usong-uso yung mga yan talaga dahil sa makukulay sila. Tapos dito, ito yung pinaka main tank niya na itatapik nga natin ngayon, no? So may fresh water, ay may salt water siya dito na napakaraming isda na hindi ko alam yung mga tawag, no? Kasi hindi tayo masyadong maalam pa sa salt water. At ayun, ang ganda ng kulay talaga pag yung mga saltwater fishes, eh napakaganda ng kulay at natural na natural. So meron pa ditong Nemo na nagtatago dyan sa anemone. Ayun, no, meron tayong clownfish dyan. Tapos ayun, hindi ko na alam eh. So napakaganda, kaya ako pumunta dito rin, no, para makausap natin sila at makakwentuhan kung paano nga mag-setup nito o paano ba yung kailangan pag gusto nating mag keep ng mga saltwater fishes. So yun, ang ganda nito, isang to parang dahon lang. So yun, may mga tinitinda pa siya dito yan, mga zebra danios, iba-ibang kulay. Tapos meron pa siyang isang tank dito na saltwater din, no. Yung mga saltwater nga pala niya na isda dito ay binibenta niya rin at may mga stock siya diyan. Pero hindi sila nag-stock ng marami dito eh, kasi ang ginagawa nila, pag nando sila sa supplier, saka sila kumukuha ng mga isda na order sa kanila, ng mga order sa kanila. Tapos, dan na nila pinapaship. So, hindi na nila kailangan mag-stock pa sa bahay ng marami yung kagaya ng ginagawa ko. Hindi ganun. Iba yung discarte nila eh. Pumupunta sila sa mismong supplier, tapos pinapakita nila doon kung ano yung mga available. So, yan. Meron pa siya mga koi dito, tapos may mga molly pa siya dito. At ano, yan. May mga barbs pa. So, yan yung mga isda niya dito na binibenta. So, yan. May silver arowana pa siya dito na maliit. At ayun, no, tawagin na natin si Sir JB para makausap natin at para matanong na rin natin kung paano nga ba mag-start ng saltwater. So yung mga kaasang, no, kasama natin si Sir JB. Hey, ayun, no, para sa ating isang ano, no, kwentuhan tungkol sa saltwater, no, kasi nga kung mapapansin nyo, first time lang natin makapunta sa isang keeper na nakikip ng salt water. So, ayun, marami akong tanong kay Sir. So, isa-isa na natin yung Sir, no? Okay lang ba? Sige naman. Okay, ito lang naman tayo eh. So, ayun, ang topic natin ngayon is salt water. So, kung ako kasi wala akong ano eh, wala akong masyadong alam sa salt water. Ang una kong tanong, paano akong mag-start? Kung sakaling gusto ko mag-start ng salt water, ano ba yung mga kailangan ko? Unang-una sa lahat, seawater mas maganda pag mag-i-start ka. Pwede rin namang salt mix, 1 month cycle, then rekta mo na sa tangko kung bago. Then, pag na okay na siya, na-test mo na lahat, pwede ka na bumili lang Nemo, ang una. Sunod mo na Nemo ni. Lalo yung, ano, yung tank setup niya pala, eh, parehas lang din sa fresh. Oh! Parehas lang na meron siyang pump, tsaka ano, parehas lang, no? Aeration. Ngayon, ang pinagkaiba niya lang is yung tubig. Salt water. Salt water, no? Tapos, ano ba yung mga kailangan para malaman nating safe yung salt water kung sakali? Sa iba, kit. Number one, kit talaga. Pero kami, hindi kami nagkikit. Gawa ng itong tubig namin, nag-maintain lang kami sa salinity. Nagpo-point lang kami sa point 18 hanggang point 19. Bali, itong device na to, ito yung mag-check ng salinity niya. Apo. Nakakabili naman ito eh, no? Meron siya Shopee. Shopee, marami. 75 lang yan. Tapos napansin ko, meron siyang ano dito, no? Thermometer. Oo. Mahalaga din ang temp.
mahalaga ang temp, lalo sa mga anemone, kailangan talaga niyan malamig. Gawa ng mahalang degrees yan? Sa akin, dapat 28 lang yan. Nasa 30 siya. So, medyo mainit, ano? Grabe init yan. So, kailangan, pag ano, kung sakaling yan, uminit, anong kailangan natin gawin dyan? Tube ice, mineral. Yun lang dadagdag nyo. Para bumaba. Tapos, kunyari, nag-set up ako ng pump. Parang sa ano rin, parang sa fresh water din. Yung tubig na ilalagay ko is, ano bang dapat tubig? Pwede ba yung tubig na may asin lang? Pwede ba yun? Hindi pwede. Mas maganda yung seawater mismo. O kaya, pag meron kayong salt mix, okay din yun. Basta, yung salt mix, yun yung nabibiling parang powder na ano? 350 ata, isang ganon. So yung imi-mix mo sa tubig, may ano naman, may extraction naman yung kung gano'ng marami. Extraction yun. Kailangan mo dun ng wave maker or sump para mag-cycle siya ng halo mismo. Pero pag tubig dagat talaga yung gamit mo, diretso na pwede. Rekta na, pwede. Tapos yung mga isda, Rekta na rin kung saan ka makakuha, no? So yung pansin ko lang, ang daming klase ng isda dito kasi hindi ako masyadong maalam kung ano talaga. Ito lang kilala ko dyan, si Limon talaga kasi sigat na sigat yan. Tsaka yung anemone, yung tinitira nung ano, nung limon. Clownfish yan di ba? Bigger fish. Yung si tikba tawag namin. And then, Butterfly. Green chromis. Ayun, green chromis. Tapos tang, yellow tang. Parang si Dory, di ba? Tang din yata si Dory. Kaya lang, wala akong Dory. Medyo creamy Dory, ayun ba yung creamy Dory? Ang fresh na yun eh. So yan guys, no? Yung filtration niya, meron lang siya ditong corner filter. Tsaka meron siyang ano rin, box filter lang din. Tapos ganun din, same lang. Meron siyang filter wall, tsaka may pinakita ka sa'yo kanina na, di ba? Uling. Yun lang. Ngayon, paano ang maintenance nito? Kung sakaling ano, di ba gumagalaw yung solinity natin? Kunyari, ano ba yan? Bumababa o tumataas? Bumababa at tumataas. Pag sobrang taas naman na, umabot siya ng 1.20 hanggang 1.23. Kailangan mo mag-half water change. Tapos ang idadagdag mo, mineral water purified. And then pag bumaba naman, magdadagdag ka ng seawater. Seawater, kaya salt mix. So yun, yun lang ang kaibahan, no? Pag gantong klaseng tawag dito, salt water, meron siyang solinity na binabantayan. So, pwede palang tumaas din. Akala ko pababa lang ng pababa yun yung solinity. Tumataas din pala siya. Ano ba nagiging cause para tumaas yun? Pag ang seawater kasi habang tumatagal, mag-evaporate, it means mas tumataas yung alat niya. Hindi ko naisip na, galing mo talaga, okay. Yun pala guys, no? pag nag-evaporate yung tubig lang na nag-evaporate, naiiwan yung asin. Diba? Tama ba ako? Nag-gets ko. Naiiwan yung asin niya, once na naiiwan yung asin niya, magko-concentrate yung dito at liliit yung tubig niya ko konti. So, magiging matapang yung asin. Dadagdagan nga natin ngayon ng tubig, na distilled. Distilled water. Distilled lang. Ngayon naman, pwede rin, paano naman nagiging ano, bumababa yung salinity? Pag ano na siya, pag nasobraan mo siya ng dagdag ng distill. Ayun naman. So yun naman yung pag nasobraan ng dagdag ng distill, pwedeng ano yun nga, kailangan natin dagdagan. Pero hindi naman siguro basta-basta yun. No? So yun, mas madalas pala dito tumataas yung salinity. So yun, dami ko natutunan sa'yo, sir. Ang galing mo talaga. So yun, gusto ko sana subukan to. Kaso parang hindi pa ako ready ngayon. Pero soon siguro sir, tutulungan mo naman ako, di ba? Oo naman, message mo lang ako. Tapos ayun, tanong ko lang sir, nagbebenta rin kayo ng mga saltwater pieces? Oo, maraming available. Saltwater tsaka yung mix? Mix, salt pati mix. Pati tubig? Tubig. Nagbebenta rin kayo? So ayun, invite mo sila kung may page ka ba? Facebook? Ano lang, sa BEMS Aqua. BEMS Aqua? Ano bang ano lang, BEMS Aqua Shop? Ayun, halagong yan. Lalagay ko na lang yung link ng Facebook mo sa ano. Sige. Tapos order kayo dito lang sa Sabinyan, Laguna. Ayun, para doon sa mga malalapit, nakakapag-ship naman kayo, no? Oh. Walk-in ship. Pwede. Dalawa kayo dito sa bahay, sa shop. Sige. So yung anemone nga pala, paano inalagaan niya? Inalagaan din ba yan?
twice a week nagpapakain ako ng shrimp. Kumakain sila ng shrimp? Kumakain sila ng yan shrimp. Mismo? Ah, kasi may ano yan. May buhay sila. Ay, pala yun. Buti hindi niya kinakain yung ano, no? Hindi. Yung isda dun. Tapos itong worm na to? Wala, okay lang yan. Okay lang yan. So yung anemone pala. Tama lang. Tapos, di ba, pag namatay din yan, naikwento mo sa akin kanina, parang to-toxic, nagto-toxic. Nagto-toxic tong buong tank mong to. Pa? Minalas-malas, pag di mo nakita yung toxic niya, patay lahat ng isda. Pa, kung di kong magkamali ka man, pati tubig. Tapos ito, pansin ko lang, oh, parang may sakit yung isda na to. Nakakasakit din pala sila, no? Parang may white spot eh. White ano yun, pag ano, pag white spot? Ang kadalasang ginagamot ko, Methylene Blue. Kukwarantine ko lang siya ng 3 days. Tapos okay, sa ibang, ibang tank yun? Sa ibang tank. Pero ito, hindi mo to pwede lagyan ng Methylene Blue? Hindi pwede. Tapos pag ang water change niya naman? Pag maganda ang filtration mo, natagal siya ng almost a year. Hindi ka talaga mapapagawa. Hindi talaga halos pag water change, no? Pero sa ibang keepers, lalo pag madami kang accessory sa tank mo, minsan twice a month nagpapalit sila. Matagal din pala yan, no? Akala ko lagi-lagi nag-ano, kagaya nung fresh water ako, weekly. Dito hindi. Hindi naman, ha? Kasi hindi siya tulad ng fresh, yan bilis lumago. Oo, oh, hindi pala siya lumalago, no? So ito, ilang ano na to? Gano'ng katagal na yung set mo na yun? 5 months. 5 months na. Itong isa na to, mga gano'ng katagal na to? Ano yan? Yung tank ko, 3 months na yan nakasycle sa ano. Pero yung isda ko, bago lang pala. So ito talaga yung main tank ko na ano. So yun, maraming salamat Sir JB. Sana may natutunan kayo kasi ako ang dami ko natutunan talaga. Alright, peace out. Para sa mga gusto mag-order sa kanila ng fresh water at salt water fishes, ilalagay ko yung link ng kanilang Facebook sa description ng video na to. At again, maraming salamat Sir JB at kay Ma'am Ces. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin at maraming salamat po sa merienda. So yun, no. Dito na lang muna sa video na to. Tapusin ko na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!